Isang magandang gabi sa inyong lahat na nakatutok ngayon. Ako nga pala si Marco, 39 years old, binata at kasalukuyang nakatira dito sa Taguig sa ngayon. Matagal na akong listener ng inyong programa at kamakailan ay nag-subscribe ako sa dalawang YouTube channels na Papa Dudut Stories at Kaistorya. Siya nga pala, may isi-share ako sa inyong story na kamakailan lang ay nangyari sa akin at masasabi kong hindi ko makakalimutan. Oo, Papa Dudut. Istorya po ito ng kababalaghan. Papa Dudut, matagal na akong suki ng dark web at dahil hobby ko ang pangongolekta ng mga antiques at ancient relics. Marami akong nabili sa dark web na maituturing na valuable. Ilan sa mga valuable collection na meron ako ay ang ancient Roman coins, isang chalice na gawa sa silver at galing sa mga sinaunang Vikings, original Illuminati at Freemason rings na gawa sa ginto at silver, at dalawang misteryosong libro, ang original copies ng dalawa sa tatlong grimoires. By the way, kung ang mga Kristiyano, Bible ang tawag sa banal na aklat. Grimoire naman ang tawag sa mga aklat ng Diablo. Naglalaman ito ng mga legit na spells, conjurations, black magic at iba pang mga lihim na karunungan. Tatlo ang sinasabing legit na grimoires. Ang una, ang Pseudo Monarchia Demonum, kung saan ay naglalaman po ito ng mga spells and conjurations ng mahigit 60 na mga high-ranking demons. Nakasulat pa ito sa wikang Latin. Ang pangalawang grimoire ay tinatawag na Lemeheton Clavicula Salomonis Rex, o sa Ingles ay The Lesser Key of Solomon the King. Katulad din siya ng Pseudo Monarchia Daimonum na naglalaman ng spells and conjurations of 72 known high-ranking demons. Pero mas concise ito at mas popular sa mga taong nagpa-practice ng black magic. Originally, nakasulat po ito sa wikang Latin, pero sa lahat ng grimoires, ang Lemeheton ang na-translate sa wikang Ingles at available ito sa e-book format kung saan ay pwede mo nang ma-download. Ang pangatlo at huling grimoire ay tinatawag na Lee Dragon Rouge, salitang French na ang ibig sabihin ay pulang dragon. Ayon sa mga nababasa ko sa internet ay ito raw ay mas kilala bilang Grand Grimoire dahil ang orihinal na kopya nito ay naglalaman ng mga lihim na karunungan na wala nga sa dalawang naunang aklat ng Diablo. Niresearch ko ang Le Dragon Rouge at may ilang kopya na madadownload. Pero sabi ng mga demonologist sa internet ay hindi raw yon ang totoong nilalaman ng Le Dragon Rouge. Kaya dahil sa aking curiosity at sa kagustuhang makakolekta ng mga kakaibang relics ay iyon ang sinunod kong hanapin sa dark web. At yun nga, Papa Dudut, makalipas ang ilang araw ng pag-research ay merong nag-reply sa aking inquiry na meron daw siyang original copy ng Lee Dragon Rouge. Tinanong din niya sa akin kung isa rin ba akong satanistang tulad niya, pero sabi ko ay gusto ko lang na makompleto ang collection ko. At hindi ako naniniwala sa mga demonyo at iba pang mga divine o supernatural being. More of science guy kasi ako, Papa Dudut. So yun nga, makalipas ang ilang minutong negosasyon ay nagkasundo kaming bibiling ko ang kopya niya ng Lee Dragon Rouge sa halagang $400. Pwera pa ang shipping. Nag-send din siya sa akin ng pictures at video para patunayan sa akin na legit ang kanyang hawak na kopya. Dahil sa kumbinsido naman ako kaya mabilis kaming nagkasundo at nagkabayaran. Matyaga akong naghintay sa aking parcel na dumating. Eksaktong 12 days ay na-deliver na siya at yung sandaling nireceive ko ito ay nakaramdam ako ng matinding kilabot. Maski yung delivery man ay hindi na rin mapakali at mabilis na umalis nang hindi man lang kinukuha ang inabot kong tip sa kanya. Agad kong dinala at nilapag sa mesa ang package. Medyo may kabigatan siya. Pagbukas ko ay tumambad sa akin ang isang malaking librong nakabalot sa bubble wrap. Lumang-luma na ito at amoy lupa.
Medyo sira na rin ang itim hardbound cover nito na may nakaukit na mukha ng dragon. Pagbuklat ko ay bumungad sa akin ang naninilaw na papel na parang gawa sa parchment. Meron po itong sulat kamay na gawa sa pulang tinta na parang dugo at ang nakasulat ay Salud Auroy Infernal, Shaitan GL. Naintriga naman ako sa mga nabasa ko sa first page. Binuklat ko pa ang ilang pahina ng libro at napansin kong lahat ay sulat kamay at gumamit ng itim na tinta. At sa halip na wikang Latin ay nakasulat ito sa wikang Pranses. May mga drawing din ng demonyo sa bawat pahina at dahil sa hindi ko maintindihan ang mga nakasulat dahil nga hindi naman ako nakakaintindi ng wikang Pranses, ay tinabi ko na lamang ang libro kasama ang iba pang mga kasama kong koleksyon. Pero papadudot nung araw ding yon ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa buong paligid. Para bang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko noong mga sandaling yon. Isama pa yung kilabot na feeling na parang may mga matang nagmamasid sa'yo. At saka may pagkakataong nakakaamoy ako ng weird. Parang amoy ng asupre o sulfur sa paligid. Minsan nga ay nakala kong baka may nagsusunog ng gamit ko sa loob ng bahay pero kapag chine ko naman ay wala naman akong makita. Pero nang mga sumunod na gabi, mas tumindi ang kababalaghang nangyari sa loob ng aking bahay. Natatandaan kong bigla akong nagising ng marinig ko na may bumagsak na kung anong bagay sa kusina. Nawala ang antok ko at napalitan ng kaba. Inisip ko noon na baka napasok na ako ng akyat bahay kaya agad kong hinanda ang aking sarili. Kinuha ang lisensyado kong baril at dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking kwarto. Kadiliman ang paligid ang sumalubong sa akin pero dahan-dahan pa rin akong buwaba dahil may naaaninag pa ako sa gitna ng dilim. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang biglang may anino akong nakita na dumaan sa sala papunta sa kusina. Hindi na ako nakatiis noon kaya nagpasya na akong buksan ng ilaw. Wala naman ako nakitang kakaiba pero tumambad sa akin ang ilang gamit sa kusina na nasa sahig. Dahan-dahan kong kinuha ang mga gamit na nasa sahig ngunit habang nakayuko ako ay bigla akong may nakitang anino na dumaan sa aking likuran. Agad akong napatayo at nakaramdam ng sobrang takot sa mga nangyari. Nilingaling ako ang paligid bagamat wala akong makitang ibang tao maliban sa akin ay pakiramdam ko noon ay hindi ako nag-iisa. Kaya nagmamadali akong inayos sa mga gamit sa kusina pagkatapos ay mabilis akong umakyat sa kwarto at taglak ng pinto. Pero papadudot may narinig akong yabag na tila paakyat papunta sa aking kwarto. Dahil doon ay napatakbo ako sa aking higaan at hindi ko na pinatay noon ang ilaw. Hindi ako nakatulog simula noon at hinintay ko na lamang na sumikat ang araw. Alas 7 na ng umaga na magpasya akong buwaba at buti na lamang at linggo noon kaya magdamag lamang ako sa bahay. Matapos maglinis ng bahay at maglabay, nagpasya akong mag-Netflix. Habang nanonood ay nakarinig ako ng yabag mula sa itaas na siyang nagpatayo ng mga balahibo ko. At dahil sa curiosity ay dahan-dahan akong umakyat para silipin. Ngunit nagulat ako nang biglang may aninong mabilis na dumaan sa aking harapan. Katunayan, muntik na akong mahulog sa hagdanan. Buti na lamang at nakakapit agad ako. Pero nanlaki ang mga mata ko at hindi makapaniwala noon sa aking nakita. Ang anino ay dumiretso sa isa ko pang kwarto kung saan ay naroon ang mga koleksyon ko. Dahan-dahan akong lumapit at binuksan ang pinto ng kwarto. Sumalubong sa akin kaagad ang amoy na parang nasusunog na goma bagamat wala namang nasusunog na kung ano sa paligid. Agad na napukaw ang atensyon ko sa bago kong koleksyon na Lee Dragon Rouge na nakabalot pa sa double wrap. Kinuha ko yon at nilapag sa kalapit na mesa pagkatapos ay binuklat ko yon. Gamit naman ng translation app sa aking cellphone ay sinubukan kong i-translate ang mga nakasulat sa naturang libro. Sa unang pahina pa lamang ay naintriga na ako at ayon kasi sa libro, ang universo raw ay nilikha ng dalawang Diyos. Si Yahweh ang hari ng liwanag at si Demogorgon ang Diyos ng kadiliman. Tapos sa ilang buklat ko ng pahina ay nabasa ko rin ang sinasabing digmaan ng langit at impyerno kung saan ay tinalo ni Saint Michael the Archangel si Samael o mas kilala bilang Lucifer.
Si Lucifer daw ay binalanggo ng Diyos ng panghabang buhay. Maraming impormasyon din ang binigay sa akin ng Lee Dragon Rouge. Isa na roon ng misconception na si Lucifer ang pinuno ng impyerno. Hindi raw kailanman nagkaroon ng prinsipe ng kadiliman. Sa halip, ang mga pinuno ng impyerno raw ay tinatawag na Shaitan. Isang titulo na mas kilala natin sa tawag na Satan. Nakalagay daw sa libro na nagkaroon ng apat na Shaitan ng impyerno at bawat isa ay namuno ng mahigit 1 bilyong taon. Una raw naging Shaitan ay si Baal at nang matapos ang kanyang termino ay pumalit sa kanya si Belzebub. Sumunod sa kanya si Balak at naging Shaitan raw ng impyerno hanggang taong 1914. O si Balak na popular sa movies na Annabelle at The Conjuring ay dati palang naging pinuno ng impyerno. At ang huli at kasalukuyang Shaitan ay si Glyza Labolas na namuno simula noong 1914. At ang mga sumunod na mga pahina ay tungkol sa mga demons to conjure kung gusto mong maging bihasa sa black magic, witchcraft, pagbuhay ng patay at iba pang mga lihim na karunungan. Papadudot, habang binabasa ko yon ay sobra talaga akong kinilabutan. Bigla kong pinagsisihan na binili ko pa ang librong yon sa dark web. At habang nagbabasa ay bigla na lamang akong nakaramdam na may humawak sa aking balikat. Napabalikwas ako at nagpanik ngunit wala akong nakita. Pero noong ibinalik ko ang aking atensyon sa libro ay nagulat ako. Nang biglang mag-produce ito ng apoy at nag-emerge ito paakyat bilang isang bolang naglalagablab. Naglaho din ito matapos dumutang sa ibabaw ng libro sa loob ng halos 1 minuto. Dahil doon ay agad kong sinarado ang libro at binalot ulit sa bubble wrap. At sinilid ko yon sa isang kahon. Pagkatapos ay pinost ko doon sa dark web, kinahapunan ng Lee Dragon Rouge. Nagpasya akong ibenta na ito dahil sa lahat ng mga koleksyon ko. Yun lang ang nababalot ng sobrang kababalaghan. At hindi ko nagugustuhin pang lumala ang naranasan kong pagpaparamdam mula sa mga nilalang na hindi ko mawari pero alam kong kampo ng kadiliman. Samantala, pagsapit ng hapon ay nagpasya akong maglagalag sa labas dahil parang nasasakal na ako noon sa loob ng bahay. Ewan ko pero feeling ko ay napakarami kaming nagsisiksikan sa loob. Kahit na ako lang obviously ang naroon. Namasyal ako sa mall tapos ay tinawagan ko ang mga friends ko na mag night out kami after. Buti na lamang at pumayag silang lahat. Sa isang bar sa Makati kami nagpalipas ng gabi. Hindi ko na malayan na nalasing ako ng sobra at hindi na ako makakauwing mag-isa sa aking bahay. Buti na lamang at dalawa sa mga kaibigan kong nagmamagandang loob na ihatid ako sa aking bahay. Baka doon na rin daw sila magpalipas ng gabi at pumayag naman ako sa gusto nila at nakatulog ako pagkatapos noon. Mag-uumaga na nang magising ako at agad akong bumangon sa sofa kung saan ako nakatulog. Ako lamang din ang mag-isa sa bahay. Nauna na sigurong umalis yung dalawang kaibigan ko at mamayang kaunti biglang nagring ang phone ko. Kumusta ka na, Marco? Tanong sa akin ni Joseph na isa sa mga nagatid sa akin sa bahay. Eto, kakagising ko lang eh. Anong oras pala kayo umalis sa bahay? Tanong ko naman sa kanya. 3:00 ng madaling araw. Pasensya ka na kung hindi ka namin nabantayan dyan. Hindi namin kaya magtagal ni Robbie dyan sa bahay mo. Pagkatulog mo kasi nakaramdam kami ng kakaiba at nakakatakot dyan sa bahay mo. Ang kwento niya sa akin. Naintriga naman ako sa kanyang sinabi pero hindi ako nakakibuka agad. Haunted house ba yung tinitirhan mo? Pagpapatuloy pa ni Joseph. Hindi, sagot ko naman. Bakit? Ano bang nangyari sa inyo ni Robbie dito sa bahay? Nakarinig kami ng mga yabag dyan sa second floor. Tapos nang titingnan namin ni Robbie, wala kaming nakitang iba. Tapos habang pababa kami, may nakita kaming 5 anino na dumaan papunta sa kusina. Akala namin nung una, ikaw lang yun. Pero biglang gumalaw naman ng kusa mga gamit mo sa kusina. Tapos biglang namatay ang ilaw. Siyempre, natakot kami ni Robbie. Pero Marco, habang patay ang ilaw, biglang may mga kumalmot sa amin. Kaya nagtatakbo na kami papalabas ng bahay mo. Nagstay kami sa labas ng halos 1 oras bago ako nagpasyang bumalik dyan sa loob para ayusin ka at isarado ang pinto ng bahay. Kwento ni Joseph sa akin. Halos hindi naman ako makapagsalita sa mga narinig ko mula sa aking kaibigan. Grabe Marco,
Hindi na kami pupunta dyan sa bahay mo. Nakakatakot pala dyan. Dagdag pa ni Joseph sa akin. Hindi haunted house ang bahay ko. Depensa ko naman sa mga kwento nila. Pero meron kasi ako nabiling libro sa dark web at simula noon, nung dalhin ko yun sa bahay, nagsimula na ako makaramdam ng mga nakakatakot. Pagpapatuloy ko. Dispatchin mo na yung librong nabili mo bago pa may mangyaring masama sa'yo. Ang wika ni Joseph, pero biglang naputol ang kanyang tawag. At kasabay noon ay muli ako nakarinig ng mga yabag sa kwarto kung saan ay naroon ng Lee Dragon Rouge. Agad ako napatakbo paakyat sa kwarto at pagbukas ko ay agad kong kinuha ang libro. Pagkatapos ay nilabas ko na yon. Tiyempo namang may paparating noon na truck ng basura kaya sinabay ko nang itapon ng Lee Dragon Rouge. Papadudot, akala ko ay matatapos na ang problema ko. Pero nagkamali ako dahil noong gabi ding yon ay hindi ko akalain na magaganap ang isang eksena ng akalain mong mangyayari lamang sa horror movies. Nagsimula sa mga yabag mula sa itaas, dinig na dinig ko ang lakas ng mga yabag na pababa papunta sa akin. Mamayang kaunti ay nagsimula nang magpatay sindi ang mga ilaw na nakabukas. Nagsimula na rin gumalaw ng kusay yung mga gamit ko sa bahay, lalo na sa kusina. Lumipad ang mga plato at baso, pati mga tinidor at kutsilyo ay parabang inihahagis na yon sa akin, Papa Dudut. Sobra akong natakot at napasigaw sa aking mga nasaksihan. Mamayang kaunti ay tuluyan ang namatay ang mga ilaw at tumahimik ang buong paligid. Ang bilis ng tibok ng puso ko noon. Dahil kahit tumahimik na ang paligid ay nararamdaman kong hindi pa yun tapos. Nararamdaman kong hindi lang ako ang nag-iisa sa loob ng bahay. Mamayang kaunti biglang may humatak ng aking balikat. Paglingon ko ay naaninag ko ang limang figura. Bagamat madilim ay may mga nakita pa akong liwanag na nagmumula sa labas, papasok sa loob ng aking bahay. Papadudot, limang itim na figura yon. Lahat sila may tila mga matang kulay red at glowing in the dark. Dahil doon ay naihina ako sa sobrang takot. Pero hindi pa nagtatapos doon ang lahat dahil bigla na lamang may tumulak sa akin na naging dahilan para mawalan ako ng balanse. At nang nasa semento na ako ay biglang may humila sa aking mga paa papasok sa madilim na kusina. Doon ay naghihintay sa akin ang anim pang figurang itim na may glowing red eyes. Nagsisigaw ako noon, Papa Dudut, sa abot ng makakaya ko hanggang sa tuluyan akong nawalan ng malay. Nagkamalay na lamang ako kinabukasan at laking gulat ko noon na mapansin kong punong-puno ng mga kalmot ang buong katawan ko. Sa sandaling yun ay napaiyak na ako at tinawag ko na ang pangalan ng Diyos. Nang araw ding yun, Papa Dudut, ay pinabindisyonan ko na ang bahay ko at itinapon ko na yung mga koleksyon kong may kaugnayan sa puwersa ng kadiliman. At pinangako ko noon sa aking sarili na magtitinuon na ako at patuloy ako sa pagbabalik ko ng loob sa Panginoon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay maayos na ang aking lagay. Masaya na sa buhay. Dito pa rin po ako nakatira sa aking bahay pero bumalik na ang dating aliwalas nito. Wala nang mga paramdam at kababalaghan. Siguro ay dahil nadispatcha ko na yung mga bagay na dapat ay idinidispatcha. At malaki ang pasasalamat ko sa Diyos. Kasi alam kong hindi niya ako pinabayaan lalo na sa mga masasamang elemento. Papa Dudut, ito lamang ang may babahagi ko sa inyo at sana'y nagustuhan mo ito at mapiling basahin sa inyong YouTube channel. Nasa inyo na lamang din kung maniniwala kayo sa aking kwento o hindi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Marco. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
stories. Papa Dudut Stories.